Mayong gabi atong tanan. Salamat sa pasagiyo sa panahon na iyang ihatag ka nato alang sa pagdayi, pagsimba, pagpamalandong sa iyong pulong ang later sa mga pagampo. Kamuyang gabi on. The title of the message this evening is Taming the Tongue. Diha sa James chapter 3 verses 1 to 12. Now if you have your Bible with you, you can open it. Nagingon ang pulong sa Diyos sa James chapter 3 verse 1 to 12. Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. If we put this into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Look at the ships also. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a force is set ablaze by such a small fire! And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. For every kind of beast and bird and reptile and sea creature can be tamed and has been tamed by mankind, but no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. Does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? Can a fig tree, my brothers, bear olives, or a grapevine produces figs? Neither can a salt pan yield fresh water. Ang Ginoo nagpanalangin ang daan sa iyong puno. Now, as we all have discussed last prayer meetings na to, the letter of James was written to the first Christians. O usay sa mga unang libro na gisulat sa mga Kristohanon during that time. Kaning libro ni James. Now, tungod kay kini gisulat sa mga tao nga or mga Hudiyo nga nagkamuag diya tungod sa persecution, this book was written to encourage those Christians na mapibilin ta sa ako ang pagtuo, mubarok ta sa ako ang gituuhan na itungod kang Kristo. O di lang sa pag-encourage nila, itunuan usab ni Santiago ang mga Kristohanon during that time mahitungod sa Kristohanon pagkinabuhi. That's why this book is, according to some mga naghimo o mga libro, the book of James is the small proverbs in the New Testament. Tungod kay nahisgot siya o mga gawin, mga kinaiya, values. And even this kanina particular chapter nga itong isgutan is alunan ni kalimbigitan sa or naiparalel ani niya ng mga nahisgot sa proverbs na itungod sa pag-tame sa tang. Kinahanglan nga atong itame ang ito ang mga nila. Now, isa sa iyang isgutan mao ang pagandong nila mahitungod sa pagmumati sa mga tao na naikot lang na mati o wala gibuhang ang ilahang mga nalunggan. Pagbandong sa mga tao na nagpakita o partiality, nagpakita o pagpamurbago. And this time, usan siya kapagbandong o pagpahimangno ni Santiago ngagto sa mga unang Kristohanon mahitungod sa ako ang mga nila. Mahitungod sa pagbantay sa akong mga ipang istorya. Now, if you look at the first
verse of the chapter, this chapter is gihatagan nila o gihatagan ni Santiago o pahimangnok warning ngadto sa mga tao nga gusto mahimong usa ka magtutudlo. You look at verse 1, dinon siya, "Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness." Not many of you should become teachers. Maybe during this time, dahil gusto mahimong magtutulog sa unang panahon, sa anay ng mga panahon. Tungkol kay, if we look at the Jewish, if we look at the Greco-Roman times, when you are talking to people, you are popular. Kunya, ang basihanan nila sa kung unsa kanindot ang imuhang istorya is the popularity nga naani mo. When you are popular nga usa ka magtutudlo sa unang panahon, they will listen to you. That's why during this time, alunay daghang mga tao ang gusto nga maka mahimong usa ka magtutudlo. But according to James, dingon siya, naghatag siya o pahimangno, naghatag siya o warning nga tunina, "Not many of you should become teachers." Tingnan naman, i-appel na niya, diri ang iyang kagalingon, niya na siya, "For you know that we," so i-appel na niya iyang kagalingon, "we who teach will be judged with greater strictness." So, mas istrikto ang paghatag o hukom nga rin ka namo. Kaya during their time, nahitabo nga igo lang mukudlo or gipakudlo ang mga tao nga popular. Without even knowing kung unsa iyang katudloanan, especially mahitungod sa kaluwasan, they will be judged, or those who teach will be judged with greater strictness. Nahitabo nga ang nagtudlo is they use the pulpit sa pagbadlong or sa paghatag, pagsaway sa mga tao na dilinan para sa pagtudlok. Gihimo nila ang pulpit as their own platform para may balaan mo kung sa ilahang kaugalingong kagustuhan, dili na yun kung unsay, may kukun sa pulong sa ginoo. Dili sakto ang katudlohanan. That's why naghatag kay Mangnok si James that not many of you should become teachers. Listen, mahimong magtutulok. Una palang daan, you should prepare. You should study. Kay dili pwede nga magtutulok ka without study. Kay ang imong itulok, nagbasi ra man sa imong pagtuon. Niya, dili babae nga nakalalim ang pagtuon. Then aside to that, you will be judged not just by God, but also by people. He judges ka, takaw-takaw na siya. Pwede nga ingana ang judgment sa tao ni mo. Sure, may nag-ingon ngayon nga rin. Dabo mo niya ipon. Di ba? Mas grabe ang judgment ngayon mo kung nganak ni mo. Now, church teachers are given the authority on God's word, Christian practice and theology. Gihatagan ang mga magtutulok sa simbahan sa otoridad diha sa pulong sa Ginoo. Sa ang gitudlok sa magtutulok sa simbahan mo ay basihanan sa mga tao sa simbahan. O mo, mao mo ni gitudlok ni pastor, mao mo ni gitudlok ni teacher kuan, di ba? Kita nga nagtudlok mo ay basihanan sa katudloanan diha sa simbahan. That's why we were given the authority on God's word. We, the teachers, represent or presented as the authority of God's word. Kita ang basihanan, ang atong gitudlo may basihan sa mga tao mahitungod sa katudloanan sa Biblia. So we have the authority. Gihatag ngari nato ang otoridad. So when authority comes,
unsa may mosunod anak, responsibility comes. Adunay responsibilidad and accountability also. Din lang responsibilidad and also accountability. Aniya naman sa mga magtutulno ang otoridad diha sa pulong sa Dios, then the responsibility. Di lang pwede nga ikaw ko ka magtutulno. Kaya nga naman, people will judge you. Look, tutulno siya niya, labo mo na ito. Di ba? We will be judged with greater strictness. Mas dako ang i-scrutinize kita, tan-awang kita pag-ayo. That's why if you look at the Berean mentality, kung sakot na kong ingala ang mga tao na naa sa imuhang palibot, imuhang gitulungan, they will scrutinize, tan-awang kita pag-ayo kung sakto ba ang isulto ni mo ngayon nila. Kailangan ng kay kayon ang Biblia na itumon sa kamutuuran kung tinungkod ba ng iyong istorya. So that's why James is giving them a warning that we should not become teachers. Kay naabot sa panahon nga daghan na gusto mo tudlok and even the church ipatudlok na itong popular lang pero wala sila'y kabangkaagan, wala sila'y knowledge about the word of God na ilang itudlo diha sa pulpito nagto sa mga tao. And rason nga nung dilit na angay na himong magtutulog is that we will be judged with greater strictness. Basta ko iscrutinize na ilahin ng sutaon kung unsa sakto ang harap ang mga gitudlo. And aside to that, dilit lang na ilahang sutaon ang atong gitudlo, ila usab sutaon ang ato ang pagkinabuhi. Kay usahay ang tao dili magtan-aw sa imong istorya, magtan-aw sa kina sila sa ato ang mga gipangbuhat. Kay we are an open book. Ang atong kinabuhi may abli na libro kung unsa gyud ang ato ang gituruhan. That's why naghatag ito pagpahimang no at si Santiago mahitungod sa mga tao na gusto mahimong magtutudlo. Now, this is the reason of the warning. Mone ang rason sa iyang ihatag ng warning. For we all stumble in many ways. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. This is the reason. Kaya nga naman, mapandol ka sa tanang sa bisanong sa kamangagi. When we say stumble dire, hindi pa rin sa gisgutan sa 1 Corinthians 8, verse 9, nga stumbling block. Nagisgut siya na mapandol ka sa itong mga ipang istorya. Masayog ka sa itong mga ipang istorya. Na yung si Ray, and if anyone does not stumble in what he says, mo't pasagot, kanang itawag na ito, slip of the tongue. Kabantay ito nga, hindi masukot na kayo, isang kung saan lang itong ipang istorya. And they are using the pulpit, gigamit nila ang pulpito sa pagsulti o dili mga maayo, sa pagtulo, sa dili sakto matutuloanan. That's why we are just with greater strictness. Kaya this is where God dili ang lugar na gihatag sa Ginoo nato para ihatag ang katuluanan na hitungod sa iyang pulong. But they use it sa dili sakto nga pamagi. We all stumble in many ways. Sabi sa kung saan nga pamagi, inig masukuta, inig happy na, o unsa ba'y pamahagi nga mas tambol na, mapandol na sa itong mga ibang istorya. According here, niyo sari, if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man. Who is perfect? Wala'y perfect man. Wala'y perfecto na tao. So it means, we'll stumble in what he says. Wala'y tao nga dili mas tambol sa iyang mga ibang istorya. Yeah, karon if you look at the
kan di social media. We are using our kanang right to speech. Digamit pa rin nato ang atoang right sa pang-storya sa atoang mga ibang huna-huna. That's why if you look at daghan kayo mong istorya na, ang ilang awa, isulti na diha. Ang ilang mga unsa pa nga mga isyo, pangsulti na diha, di ba? They're using it. So, it's true that we all stumble in what we say. Kitang tanan, masampol sa itong mga ibang istorya. Kung istorya, kung matulbanuri, usak siya kapirpiktong tao. Nga, baka pukong siya sa iyang tibuok. Lawas. Now, everyone is subject to error. Di ba? All the more those who always talk. We are all subject to error. O mas labok ang mga nagtudlok kaysa hindi sila istorya. Usahay galing, mo na libantayan ang sayok ni pastor. Usahay galing ang bantayan sayok ni teacher. Di ba? We all stumble. I mean, we, everyone is subject to error. Labaw na ang mga tao na nagtudlok. That's why James is giving them warning. Those people who want to become a teacher, ayaw! Ayaw nagtudlok. Boy, may pasabot ni James na dili na tamang tudlok. Where in fact, Jesus is telling them during sa Matthew chapter 28 na go into all nation. Di ba? Panglakaw kamo sa ibog na nasuran. Tudlok sila. Di ba? Himuha sila ako ang tinunan. It means, we need to teach. Pero anong ingon ba si James na rin? Because nahimo na nga isyo. They are using the pulpit sa dili, sakto nga pamagi. And all the more, grabe pa yun. Dili na sakto nga tudloanan, may mugang Kristo ang itudlo. Gipatudlo na ang mga tao nga popular lang. He's not telling na kinahanglan ang hinda kong pagtudlo. James is telling that we should use the pulpit para sa saktong katudloanan. Sa saktong purpose sa pulpit. That's what he's telling. Now, let us look at the power of tongue. Kung sa may gahong sa atong mga lila, na may gahong, no? Ang atong mga lila. Power of tongue. Now, before that, tan-awon nato ang metaphors of the tongue. Naay gihulagway, gisusama ang lila matod sulat ni Santiago. First is, beats in the mouth of the horse. Muna una. Next is, very small rudder. Lastly, fire. Mooni ang tulog ang metaphor na gamit ni James sa pag-paila kung unsa yun ang gahong sa dila sa tao. Now, let's go to the beats in the mouth of the horses. Horse or horses. Verse 3, na yung sabi, if we put beats into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Una ng metaphor, ang dila sa tao sama sa beats ng ibutang sa bakba sa mga horses. Kung saan yung beats of the horses? Ihanin siya. Mani siya yung beats of horses. No, kung saan may gamit, anak, mawala siya yung ibutang sa dila sa mga kabayo. Sa bakba sa kabayo. O ganang siya, muna yung gamitod, muna yung kailang konekta sa bisit ng ihawidan sa nagsakay. O mauna'y gamito nila pagdayure kung asa sila paingon. That's why if you look at the verse, if we put beats into the mouth of horses so they will obey us, we guide their whole bodies as well. Kita mo eh, imagine, unsa kadako ang kabayo o unsa kagamay ang musakay sa kabayo. But because of the beats, inibutang sa bakbak sa kabayo, makontrol na tayo yun. Sa drive sa kabayo. Ingana ko sa mga itong dila. Our tongue controls our whole body.
unsay atong gisulti, mao'y tumanon sa atong lawas. It controls our whole body. Ingana ka powerful ang ako mga dila. Imagine kagamay sa atong dila. Kabantay ta nga inig bisan gamay lang nga sama sa atong dila usahay na disable ta. Usahay lang sakit yung wala. Sa pag-istorya pa lang daan. Ingana ka powerful ang ato ang tang. Ang atong dila. Next, metaphor is very small rudder. Unsa ni rudder? Sa mga manlagat, kaila sila kung unsa ni. O karon, ato ning ila-ilahon kung unsa ni siya. In verse 4 ni Jose, look at the ships also. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. Now, pilot ang igamit dere, pero sa ato ang mga panahon, captain na ni. Okay? Captain na ni sa ato ang panahon, pero dere is pilot. Well, the term, synonymous naman na sila. Now, this is what rudder looks like. Kita ang mga anak sa bambot. Maglaro ra ba? Sa tuwa Manisya, timon. O, oh, Manisya, sa Bisaya ang term, timon. Kining timon, mauni siya ang mag-direct sa usa kapangbot or barko. Now, imagine this. Mauni ang barko. Ngayon niya lang ang barko, kung mauni siya, kagawin niya ang timon. Mauni, kagawin niya ang itawag na ito na rudder. O, maunay mo direct kung asa ang gusto sa pilot mo pa yun. Kung asa ang captain gusto mo ito. It will direct the pilot kung asa sila pa yun. Bisan unsa kusog sa hangin o sa balon. Mudong yun na siya ang mudong yun na ang barko sa destination tungod anong gitawag na itong rudder. So, is with the tank. We want to sa akuan. Pagkatotod, kuha nyo ka dito. Because it will direct the destination you want. Mo, dalayak ni mo sa kung asa imong gusto susama sa usaka gitawag na itong matimon. And that is the power of tank. Grabe ka powerful. It will lead you to the destination you want. That's why, if you look at Proverbs chapter 13, verse 3, you say, whoever guards his mouth preserves his life. He who opens wide his lips comes to ruin. Ang mga tao na nagbantay sa ilang bakba, nag-preserve sa ilang life, nag-direct sa lindot na kinabuhi, apan itong mga tao na nag-abli silang bakbak na dako lang, dako lang bakbak. Asa ilang destination comes to ruin ang ilang destination sa mga lugar ng ilang maayo. Di ba? Ephesians chapter 4 verse 29 yun sa, let no corrupting talk come out of your mouth, but only such is good as is good for building up, as fits for the equation, that it may be grace to those who hear. Ang kuyong paani, dili lang ang nag-iya sa tao, ang iyang i-direct na destination. Ang mga tao, pag-ganahanumog niya, especially those people who are teaching. Di ba? Na, that it may give grace to those who hear. That's the power of them. Kung sa may nanglubwa sa iyong bakbak, karun, does it direct only your own soul? It directs people within your range. Sa mga tao na nasa iyong palibot na nakalumog niyo. That's why, naghatag yun si James o warning mahitungod sa mga pagtulog, mahitungod sa pagsulti
mahitungod sa atong mga dila, naghatag yun siya pagpahimang mo. Next is fire. How great a forest is set ablaze. Chapter, sa verse 5 pa ni, sumpay pa ni niya sa verse 5. Diyo siya, how great a forest is set ablaze by such a small fire. What? Kanang wildfire, no? Kung tanaw ni mo, dako kayo ang iyang isunog. Pero nung sugod na siya sa gamay kayo ng spark sa kayo. Ano tang isa fire? A world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. Imagine, dako kaayo nga forest, dako kaayo nga bukid. Imagine this one picture. Kini siya dako kaayo nga forest, pero pwede ni siyang sunugon sa gamay lang kaayo nga spark sa kayo. Bisagod sa kagamay ng fire, pwede niya sunugon ng dako. Kabantay mo sa hinungdan sa mga masunog na mga balay. Katol. Kandila. Gagmay na kahayong mga fire. But, gisunog niya ang tibok balay. Inana ang gahong sa kanang kayo. And so, gisunog niya sa verse, and the pa and the tongue is a fire. And look at this. Ingana ang iyang himuon ng chaos sa Osaka forest. This is how James described what tongue can do. That's why sa simbahan, let's be careful who we let to teach. Atong bantayan o mahimo kitang mabinantayon sa atong gibugutan sa pagpatudlo diha sa simbahan. Atong sutaon ang iyang pagtulunan. Kayo don't know kung unsay iya itudlo diha sa pulpito. Especially mahitungod sa kaluwasan. Kay nagalain-lain ang katuluanan sa kaluwasan. That's why we need to be careful who will let to teach. Magbantay ta, magmabinantayon ta kung kinsay atong ipatudlo diha sa simbahan. Basi ko gamito na nila sa pagpamulitika. Basi gamito na nila sa personal interest ang pulpito. That's why magmabinantayon ta kung kinsa ato ang patudlon diha sa simbahan. Kay sa unang panahon, sa panahon ni Santiago, gigamit ang pulpito for their own interest. Gipatudlo ang mga tao just because they are popular. O kung unsay ilang gisulti, it will influence people. Tungod kay ang pag-influensya sa mga tao nagbase sa popularidad sa mga sa nagtudlo sa pulpito. That's why mabinantayon kita. Asay anak, ganun kinahanglan ta na mahimong mabinantayon? Because who the teacher is who the students are. Kung kinsa ang ina ang magtutudlo, mao usab ang mga estudyante. Kung usay utok sa mga magtutudlo, mao usay utok sa mga itunduan. Diba? Of course, nani exemption. Kay, ano na yung mga tao nga sama sa mentalidad sa taga-Berya? Nga ilahang isuta, ilang sutaon muna kung tinungod ba yung istorya ni pastor? Kung tinungod ba yung istorya ni teacher? Well, nata exemption. But, ang kasagaran na hitabo, kung unsa galing utok sa magtutudlo, mausap ang gituduhan. That's why, magbantay ta. And be honest, mas maayo nga magtuon pa ta pag-ayo
mas lipunon pa na ito ang ato ang katuluanan. So that's the power of tongue. Mawawala ang gahong sa mga salita. That's why we need to be careful on what we are saying. Magmaminan tayo na sa itong mga ibang istorya. And aside to that, nag-isgot mag-iblisya sa may tungkol sa mga magtutudlok, sa mga gustong mutudlok. Magbantay yun na sa simbahan kung kinsa ang akong ibang ipatudlok. Kay mahitabo nga mahimong or dili sakto, especially may tungod sa kaluwasan ng katuduhanan. Basin niya, unsa na nga pagkulunan sa kaluwasan ang ilang itudlo. Kunya, here, mahimo nga ang nagtudlo because they are popular lang. Sa tuwasan karon nga panahon in our modern times, adunay mga simbahan nga dali po mga simbahan. They're just talking of good things. They're just talking sa mga maayong mga butang without dili din tag-awon ang katuduanan o mahanok na mag-iskot o gitawag na ito masala sa Biblia ng iskutan. Kaya arong dili ma-open si Kuan, mundang niya na. Mga humor lang ang ipangsuti without the verse. That's why magmaminang tayong ta. But there's a problem. There's this impossibility to tame the tongue. Dili na to matame ang tongue. This is the problem. Dili na to maanad ang atong mga dila. That's why every now and then, pwede matang maka-istorya o bisag-unsa tungkol kay there's this impossibility na ianad nato ang atong mga dila. Di ko na ito matame. Di na ito mapaamo sa Tagalog pa. You look at verse 8 niyo siya. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. Hindi na ito matayin. But if you look at there, James says that the tongue is humanly untamable. Look at this. Humanly untamable. Klaro ko na nato. Kita ang mga tao, hindi na ito matayin. Yes, it's true. Hindi na ito. Mahalad ang atong dila. But to God, it is possible. Pwede na matayin sa Ginoo. Human being. We, a mere man, cannot tame our tongue, but God can. That's why, let us give it to God. Let us ask God to help us tame our tongue. Pinaagi lang sa tabang sa Ginoo, matame nato ang ato ang mga nila. Maangad nato ang ato ang mga nila. In verse 7, nag-iskot siya o the beast, bird, or any animal, pwede din mo matay. That's why, if you look at even mga dolphin, kaya magtanawa sa TV, dolphin, pwede na matay. Si lion, pwede matay. Na ay mga crocodile, pwede labi na sila ka. Kanang, kung makita, kung bisa kung sila lang, pwede na nila pa akong dito. Pero look at them. Natay nila ang mga kwan. Ingana ka, beast ng mga animals. Pero, according here, no human being can tame the tongue. It is impossible for us to tame the tongue. But for God, it is possible. Makaya sa Ginoo ang pag-tame sa tongue. That's why, once again, let us ask God to help us sa pagbantay sa atong mga ipag-istorya, sa pagbantay sa atong mga ipag-tudlo. Especially sa panahon nga, ang ato ang emotion. Kay
kasagaran sa ato ang mga gipag-istorya nagbase sa atong emotion. That's why mahimo kitang mabinantayo. Kung suko galing, kunya na istorya. Kung kuan galing ka lang, malipayin ka, kunya na promise. Kunya na sa dili ka ingana ka kuan ni Muhammad. Ingana ka dito ang imong emotion. So, mao nang dapat na nga mahimong magbinatay. Look at the continuation of verse. It is a restless evil, full of deadly poison. Now, if you look at restless, kabang tayta, bisag magtulog ta, kung gusto yung istorya, at bisag unsa. Because our tongue is restless, bisag unsa lay pag-istorya, bisag unsa lay atong ipag-istorya. Libak dito, libak dito. That's why, wala na isilingan. Kay, wala. Libakira, himantayong tagal pang number one, wala isilingan. Because that is time. It is a restless evil. Bisa unsa na ipang istorya. And aside that, it is full of deadly poison. Kabantay na, hatag na nagpartang patyan siya. Patay. It is a poison. It can iyang i-corrupt ang whole body sa tao. That is the poison there. If you look at Romans chapter 3 verse 13 to 14, yung saan. Their truth is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom of us is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. This is what our tongue can do. This is what is in our tongue. Open grave. They use the tongue to deceive. Adonai venom, adonai poison within our tongue. It can manipulate. Uy, kaisipan ba? Kon-kon. Diba? We use this for anything lang. And to us Christian, we have the so-called the double standard of the tongue. Adunan ni nato ang double standard. Unya, kanya ibuhat, sunod kanina po lang disulti. You look at verse 9 and 10. Ngayon sagay. With it, we bless our Lord and Father. And with it, unsa ano, we curse people who are made in the likeness of God. Imagine, pinahagi sa itong bawa, atong gigayig, atong gisimba, atong Ginoo, o kamay. O, the same tongue, the same mouth, we curse, we gossip, we say something to those people who are made in the likeness of God. That is the double standard of our tongue. From the same mouth comes blessing and cursing. Double standard. Budayag sa Dino, og mo curse og mga tao nga gihimo sama sa nagway sa Dino. That is the tongue. From the same mouth come blessing and cursing. Mao pa na ang double standard sa dila. Pero yung sa inyo ni James, my brothers, these things ought not to be so. This should not happen. Hindi dapat may tabo. Kaya nga naman, look at his continuation sa verse. Does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? Naabay o sa katubod nga ni gawas fresh and salty? Wala. That's why our tongue should not be double standard. Kaya nga naman, kung naglukwa alin is blessing, let it be, it should be consistent ang gusto ni, ang itunlo ni James. Can a fig tree, my brothers, bear olives? Ang mga
fig tree ba? Mubunga o ulit? A grapevine produce figs? Neither can a salt pan yield fresh water. Labaw na ang mga ang fresh or let's just say ka ng suba mo produce o I mean ang dagat mo produce o ka ng fresh water nga mga isda. Dili. These things ought not to be so matod pa ni James. This should not happen according to James. Dili pwede nga matod pa sa istorya Lunes hangtod Biyernes o Sabado diri ko Mulakaw sa akong pagkinabuhi. Inig ka Domingo diri na sad ko Mulakaw. Matod pa nila ang tendency baka nga maglakaw. James is telling them that we should be careful in what we say. Tungod kay kini atong mga dila mudirect ni sa destination nga kung unsay gusto nato. Through our tongue, gitudloan nato ang mga tao. Through our tongue, we bless the Lord. We worship God. We praise God. And we should not use it also for cursing people who are made in the likeness of God. Mao kini ang warning. Mao kini ang tudlo ni Santiago sa mga tao o mga Hudiyo na unang Kristohanon. So this evening, atong gisgutan ang warning ni Santiago that we should not be or become teachers sa rason or because people are using the pulpit dili na sa saktong rason. Dili na sa saktong purpose kung asa, para asa ang maong pulpito. Gigamit na nila sa ilang kaugalingong na interest. Let's teach what should be taught to people. O kung unsay atong gitudlo nga tumila. That's why the chapter before this chapter na hisgot siya may tungkol sa kung unsay atong nadunggan, kung unsay ako ang nakakunan, we should do it also. That's why we should be that kind of person nga kanang niingon nga walk the talk. Kung unsay istorya gikinabuhi mo'y gusto ni Santiago at this time akong gitan-aw kung unsa ang gahom nga anaa sa dila and we know that it will corrupt the whole body of a person. It will direct wherever the pilots directs kung asa ang gusto through our tongue madirect or it will bring us to the destination we want. But there is this impossibility to tame our tongue. We human, we can tame our tongue. But we all know that God can tame our tongue. That's why this is telling us to ask God to help us in kanang sa pagbantay or mahimot ang mabinantayon sa atong mga gipag-istorya. And this time, he's telling us nga we should not, or our tongue should not be double standard. We should be consistent. If we bless, if we praise, if we worship God through this tongue, it should be consistent. If we bless people, we should not curse people also using the same tongue. Kung okay ang itudlo ni Santiago sa unang panahon, and so we does all. Mayong gabi natong kanan.